Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Luzon, Malipayong adlaw, Visayas, Marajao na Buntag, Mindanao. Isa ka ba sa mga nagsusulit ng extended weekend? Aba kahit nasa ang panig ka man ng Pilipinas para i-accomplish ang iyong bucket list, aba mahalagang weather ready ka para ma-enjoy ng husto ang iyong well-deserved vacation. Don't worry dahil habang naghahanda ka ng almusal, bago umalis sa iyong tinutuluyan, tutok lang muna dito sa amin at sagot na po namin ang weather updates. Ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, naghahatid sa inyo ng kumpletong ulat panahon. Sabayan din kaming napapanood online. Yan po ay sa pamamagitan ng www.ptv.ph. Ang muli ninyong makakasama at maghahatid na mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayong Sunday morning, August 28, 2016. Ako po si Desiree Jonio. Unahin na natin para sa mga naka-staycation sa Kamaynilaan at pinili na lang na makabonding ang pamilya, pwede nyo namang isabay sa sunrise ang inyong morning jog. Yan po ay pagsapit ng 5:44 ng umaga. Sunset naman natin, 11 minuto makalipas ang 6:00 ng gabi. At para bigyan tayo ng mga ulat panahon pa, makakasama na natin ng live, wala pong iba kundi si Pag-asa Weather Forecaster, Hiner Kitlong. Magandang umaga po sir, ano na po bang update dito sa ating binabantayang Bagyong Dindo? Nakalabas na po ba ito ng Philippine Area of Responsibility at maitanong na rin natin, saan bansa po ba ito sunod na tatahak? Maraming salamat, Desiree. Isang magandang umaga sa iyo. Mga kabayan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Sa mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum. Magandang balita po mga kabayan, ang bagyo pong si Dindo ay nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility kanina pong alas 12 ng madaling araw. Taglay pa rin ito ang malakas na hangin na umaabot ng 160 km bawat oras at bugso ng hangin na umaabot ng 195 km bawat oras. Kumikilos po ito silangan-hilagang silangan na may bilis na 19 km bawat oras. At kung hindi po ito magbabago, pagdating po ng Martes ay maglalandfall po ito sa hilagang bahagi po ng Japan. Alright, dahil nga nabanggit po ninyo na nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Dindo, meron po bang panibagong sama ng panahon na posibleng makaapekto sa Pilipinas bago po magtapos itong buwan ng Agosto 2016? Base po sa analysis na ginawa natin kanina, wala po tayong inaasahang anumang bagyo o low pressure area sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Kaya't maasahan po natin na tanging habagat lamang po ang makakaapekto sa ating bansa. Nabanggit niyo po yung tungkol doon sa habagat, kaya naman pinatatanong ng Panahon TV follower na si Edgardo Reyes, hanggang kailan daw po ba makakaapekto itong habagat sa Metro Manila? Maraming salamat Edgardo sa tanong mo at ipagpatuloy mo sana ang iyong pag-observe sa ating weather, sa ating panahon. Unang-una po, ang weather system po natin ngayon ay habagat at magpapatuloy po ito hanggang matapos ang buwan na ito. Yun nga lang po, yung malakas na habagat ay maapektuhan po rito sa Hilagang Luzon. Dito po sa Metro Manila, pagdating po ng Martes ay asahan po natin, mas kumbaga gaganda po ang panahon natin. May possibility po yan na sisikat na po araw o magpapakita na po ang araw. Ayan, good news sa iyo, Edgardo. Kung hindi ka pa nakapaglalaba dahil nga sa mga pag-ulan na dulot ng habagat, pagsapit nga ng Martes, ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Hiner Kitlong, inaasahan na sisilip na si Haring Araw. Kaya naman pwedeng-pwede mo nang ilabas ang iyong mga labahin. Ito naman po, Sir Hiner, para sa mga magsisimba maya-maya, ano po bang inaasahan nating lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa? Yes, mga kabayan, ngayong araw po, southwest monsoon o habagat po yung nakakapekto sa ating bansa ngayon at magdudulot po ito ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po dito sa region ng Ilocos, Cordillera, ganun din po sa probinsya ng Zambales at Bataan. Itong mga nasabing lugar ay makakaranas po ng mga pag-ulan at paalala po sa mga kabayan natin, ilang araw na pong inuulan ang lugar nito, maaari na po itong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantalang ang Metro Manila, ang nalalabing bahagi ng Luzon, kasama po ang kanlurang Kabisayahan, ay magiging maulap po ang kalangitan sa lugar nito at maaari po makaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkid at pagkulog. Ang nalalabing bahagi ng bansa, ito po yung silangang Kabisayahan at gitnang Kabisayahan, ganoon din po ang buong Mindanao, magkakaroon na lamang po ito ng bagyang maulap hanggang sa maulap, maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog.
Alright, nalaman nga natin na magpapatuloy pala yung mga pag-ulan na dulot ng habagat sa ilang lugar sa Luzon pababayan sa may western part ng Visayas. Kaya naman doble ingat lamang lalong-lalo na doon sa mga lugar na nakakaranas ng mga pag-ulan noong pang mga nakalipas na araw. Ito po Sir Jenner, panghuling katanungan na lamang po, ano po bang lagay ng ating mga karagatan sa ngayon? Sa ngayon, para na pa sa mga kaibigan nating mga isda, wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang parte ng Pilipinas. Yun nga lang po, paalala po dito sa mga baybayang dagat ng Luzon, ganoon din sa baybayang dagat ng Kabisayan, magiging katamtaman hanggang sa maalon po ang pag-alon ng karagatan sa lugar nito. Dito naman po sa Mindanao ay magiging banayad hanggang sa katamtaman lamang po ang pag-alon. At nakasama po natin ngayong umaga, wala pong iba kundi si Pag-asa Weather Forecaster Jenner Kitlong. Maraming salamat po sa inyong mga ibinahaging kaalaman sa amin. Simula pa lamang po yan, magbabalik pa ang Panahon TV matapos sa ilang paalala. Be safe tuwing may bagyo. Tumutok sa lagay ng panahon. Manatili sa loob ng bahay at lumayo sa mga bintana para di masugatan kung nabasag ang mga ito. Maging handa sa posibleng brownout. Sa paglikas, siguraduhin nakapatay ang main switch ng kuryente, mag-headcount at dalhin ang survival kit. Kung nasa labas, umiwas sa mga puno, poste at anumang bagay na maaaring tumumba o mahulog. Maging laging handa para mailigtas ang sarili at ang pamilya. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS. Yes.